Go. Subscribe to my daddy's YouTube channel and like and share. All right. What also else? Also hit the notifications on. Notification bell? Yeah. Right. High five. Okay, you can now play inside. So what is up mga orbs? Oh, welcome back to my channel. On today's episode, na-miss nyo na ba yung food trip vlog ni Kuya Tonyo nyo? So, ayan, lately kasi, ang dami nating nakikita sa social media, sobrang hype na hype yung lechong baka ni Andox. So, Andox baka naman. So, ayan, ang dami nating nakikita niyan yung lechong baka ni Andox. So, yun, nag-decide tayo. Actually, sobrang hirap daw bumili and hindi siya available sa iba pang mga stores ng Andox. So, yun, nagkaroon tayo ng chance para makaka-score tayo nung lechong baka ni Andox. So, yun yung i-check natin dito sa vlog natin ngayon. So, ayan, ready na ba kayo kung anong verdict natin dyan sa lechong baka ni Andox? Kaya, ayun, bago natin ilabas yung lechong baka, ipasok muna natin ang intro. Let's go! Peace! Yeah! Alright, yun na, meron tayo ditong lechong baka ni Andox. Ito yung bibigyan natin ng verdict para dito sa ating food trip vlog, sa food trip ni Tonyo. O yan, makita ko sa inyo, lechong baka. So meron tayo ditong lechong baka. Ayan, konti lang yung na-score natin, meron tayo dalawa ditong lechong baka. So ayan, check natin. So nag-ready na ako dito nung para makita nyo. May paper plate tayo tsaka nito. So, buksan muna natin mga orbs. Ano bang laman nung isang box ng lechong baka? So, ngayon, pakita ko na lang siguro. Lalapit ko na lang. Meron siyang suka. And then, ito na. Naka-foil naman yung baka natin. So, open ko. Kuha lang tayo ng ilang piraso para dun sa food taste natin. Siguro, tatry ko na rin itong suka. And then, mukha malambot. Yes sir. Yes sir. So ito yung baka. Ganda ng pagkakata, parang roast beef. So ayan, again mga orbs, balik natin. Ayan yung lechong baka. So titingnan natin ngayon kung anong magiging verdict natin dito, pati dun sa kasama niyang suka. Check natin. So ito yung ganito yung itsura nung lechong baka ni Andox. Hashtag baka naman. So ayan, kilala nyo naman tayo dito sa channel natin. Very honest yung review natin palagi. Sabihin ko sa inyo kung ano talaga yung pinaka naging verdict natin para dito sa lechong baka. So actually, maikling content lang to talaga mga orbs. Titingnan lang natin kung masarap pa yung lechong baka and kung papasa ba siya sa panglasang Pilipino. So, check ko na mga orbs. An hour later. Talagang humula na baka. Pero malambot siya. Natural lang talaga sa mga ganitong klase sa baka, lalo na sa lechong baka, na parang kang umunguya ng goma. Aliyo kaya to eh! Pero malambot naman siya. And actually malasa siya. Pero ang mababanggit ko lang, and masarap yung suka. Mako-comment ko lang mga orbs dun sa lechong baka.
Masarap siya. Kaso, parang iisa lang yung ginamit na marinate dun sa manok, tsaka dun sa baka. Pinakaiba lang, undox manok yun, and then ito, undox baka. Same yung lasa, pero syempre, iba yung feel nung, ano, nung pagkalit yung baka niya. May mga nabasa kasi tayo na kinocompare nila, parang mala roast beef daw yung datingan itong lechong baka. So, yun, hindi naman siya sa levels ng roast beef, pero sulit na siya para dun sa presyo niya. 300 plus lang to eh. Tapos, yung firmness ng karne, okay. Yung lasa, masarap naman. Actually, masarap siya. Kahit na yung marinate niya, same dun sa marinate nung ginamit sa chicken. Parang siguro yun na lang yung trademark din ni Andox. Pero yung lasa, sulit siya for the price. And masarap siya. Maiba naman. Kumbaga, palagi tayong nakakain ng lechong manok. Minsan mga lechong baboy. Ito kasing lechong baka, medyo expensive talaga to. Lalo na mga pangmalakas ang mga handaan to, lalo na sa probinsya yun. And yun, sobrang mahal ng baka, diba? Pero ayan, ma-experience nyo yung lechong baka dito sa Andox. Kung lasa't lasa lang, dun sa rating na binibigay natin dito sa channel natin, yung 5 stars natin, ako lalagyan ko siya ng 4.5 stars. Kasi masarap talaga. Malasa siya, malambot. For me, yung price, sulit. Yung suka, masarap. And ayun, sana maging available din siya dun sa mga ibang sa mga iba pang Andox stores. Kasi ayun, kahita nyo naman, di ko mapigilan eh. Masarap kasi talaga siya. And the hype is real, mga orbs. Yun ang masasabi ko. Sobrang sulit. Sulit siya sa presyo. Malambot yung karne. Masarap yung suka. Pwede siyang pang ulam, pang pulutan, pero I suggest siguro para maging talaga western style. Parang okay itong ipalaman sa mga bread or ibalot sa pita. So kung gusto niyo mga Mediterranean naman or mga pang mga kebab-kebab, pwede siya. Kasi nga, beef. And then malambot siya, and yun, masarap. Pwede tayong mag-experiment. Sama natin sa mga cheese, sa lettuce, and everything. Pwede siyang pang-partner. Kung gusto nyong gumawa ng sarili nyong Subway na sandwiches, pwede siyang i-partner yung karne niya. Sobrang sulit. So, yun. Short content lang, mga orbs, para sa ating food trip vlog. Yun. Baka naman. Andox, baka naman. So, yun lang masasabi ko. Masarap siya, and malambot, sulit na siya sa price niya. Yun lang yung comment natin, yung marinate ng chicken and then yung marinate ng beef, isa lang, kasi parang malalasahan mo pa rin talaga yung trademark ng Andox na chicken na marinate dun sa beef. Pinakaiba lang is beef siya, and yun, bottom line naman is masarap, malambot, and okay. So yun lang, mga orbs. So lagi yung tatandaan, ride safe, always wear a mask, huwag mawawala ng pag-asa, at mas huwag mawawala ng panlasa. Peace!